shell guard natin. Good morning, mga pards. Here we are again, together with my brother, Mr. Mark Chividian. Papunta kami ngayon sa, saan nga tayo papunta? Tower? Batangas. Anong tower yun, Sir Mark? Malibrado. Basta yung tower, sasabihin lang sa inyo. Lighthouse. So we just finished breakfast and then yun, work again. And ride. Sabi nga ni Sir Mark, it's work with pleasure. Ubusin muna, Sir Mark, mag-coffee muna tayo. So, ride tayo. Kanina? Oo, nung lumigo tayo, tapos nasa gubat na yun. Asan yung malaligo? Kala ko nasa highway na yun, siya katabi ng dagat. Hindi pala. And we are now at Malabrigo Lighthouse. Look at the view. Mauuhaw ba tayo lalo? Yeah. Please malamig. So, ako, sige. Ako. Kung akong bariya. Hanggang doon pa ako kami, balibago. Diretso ito, no? Mm. Hanggang Laia na. Mm-hmm. Maayos na ba yung daan dyan? No, rough road. Ah, rough road. Ah, sige, pabalik nga talaga kami ng ano. Doon na lang kami sa pabalik ng bayan. Ay, cash. Thank you. Tayo ka lang dito sa may pinaka, ano, sprocket. Ano pwede ka? Ni Sir Mark, at least malamigan tayo. Ha? Pampalamig. Although, uuhawin tayo ito mamaya. Dilat na dilat ang araw. Perfect mag-ice cream. Ganda ng combination, Sir Marco. It's a good combination. A Harley Davidson bike. At nasa likod niya yung lighthouse. So habang nandito, tara ikot tayo sa Malabrigo Lighthouse. Known as the Pharaoh de Punta de Malabrigo. So tara, ikot tayo. That's the Verde Passage, patawid ng Mindoro. So as you can see, tahimik sa lugar na to. Talagang kung mararamdaman mo yung materials na ginamit sa building na to is pretty much old, pero mukhang ano na to, na-coat na lang or refurbished na lang, kasi I think this is an old brick. Ayun, tama, ayun, ganyan siya, brick siya dati talaga. Ay, sige, pwede tayong pumunta doon. Tara, tao po. So siya, bricks talaga siya dati. Oh, look. Galing. Nice. So this is the lighthouse. Kung naghahanap kayo ng magandang riding spot dito sa south, magandang puntahan sa Lobo, Batangas, dito yan, sa Malabrigo Lighthouse. So masarap yung twisties kanina. If you wanted a by the sea or sa tabi ng dagat dumaan, meron siya by the bay. At kung sakaling gusto mo naman maraming twisties, pwede kang dumaan via Taisan. So yun yung dinaan namin kanina pa
papunta dito via from Batangas via Taisa, nag-twisties kami. And then papunta naman ng Batangas ulit. This is a pretty good place na mag-ride. Nag-recover na tayo from pandemic. At the same time, isa rin to para makatulong na rin tayo sa mga local businessmen. Tulad kanina, may nag-iikot na ng ice cream kanina. Medyo mainit lang. Okay lang yun. Normal naman yan sa pag-ride at sa pag-travel. Pero masaya. Ganun lugar. Imagine mo, tagal na nito pero nandito pa rin. It served the purpose. So, ganda. Malabrigo Lighthouse. Punta kayo dito sa Lobo, Batangas. Tuloy na natin yung pag-iikot natin. So, ang taas. Wow. Dito tayo ng... At... Mag-isa nga lang tayo dito. Hopefully, wala naman sigurong multo. Ang ganda dito, tingnan nyo. Sakto yung lighthouse sa sinag ng araw. So, parang yung lighthouse dito sa angulo na to. Eh, pero parang meron siyang ilaw sa ibabaw. Ayan o. Nandatago tayo ng konti. Ayan, ganda. That ends our walk around. If you like this video, please do like and subscribe sa aking channel. Hindi ko nakuhunan yung pag-boost. Pa-sexy. Always don't forget to hydrate. Very important. There is a spot here sa Malabrigo na pwede pagtambayan and meron mga bench sa ilalim ng puno overlooking the Verde Pass. Pwede maglakad na ka dito sa baba. Hindi siya buhangin pero malinis yung tubig. Mabato. Pero malinis ang tubig. Sarap na nga ng polo. Kaya nga eh. Sa ibon yun. Takas ng ibon yun ah. And we are on the side of the street
we had concern kanina. Naubusan tayo ng gas. Bit disadvantage ng 48 is the small tank. So, naubusan tayo ng gas dito sa poblasyon. Pero fortunately, meron namang mga available na bote-boteng gas. So, naglakad lang tayo ng konti. Hindi ko na na-cover kanina, pero goods naman. Ito pa rin. So, medyo gitna na ng hapon. Around 3. So, we're good na. So, napagas na natin yung ating 48. Doon kay Kuya. Malabrigo. So, shout out sa mga taga Malabrigo. Shout out! Yeah. Very nice people. Salamat po. Salamat po. Okay. There's no beginning. There'll be no end. 'Cause on my love. Tulad na nabanggit ko kanina, we are going back via Lobo, Batangas Road, pero via Seaside. Bye-bye namin ang Lobo papuntang Batangas via Seaside Road. Yung dagat is nasa tabi lang ng daan. Just perfect. Pero medyo na damage na dito yung daan siguro dahil sa lakas na rin ng mga nakaraang bagyo. Are we good? Dito kami ngayon sa overview ihaw-ihaw sa Barangay Pagkilatan. Barangay Pagkilatan? Ano ba basa niyo? I don't know, I don't care. Barangay Pagkilatan, Batangas City. So, ang ganda sa view nito, nandito yung huge Mama Mary. Sir Mark, ang ganda. Oh my God. Pati yung ano, silhouette. Yung hindi lang yun, yung sinag ng araw. Yung sinag ng araw sumasakto dun sa nakunan kita. Saan? Nung pabalik tayo. Oo. Kinurag ko yung camera doon. Exacto. Sila. Ngayon tatlo na. Nice! Thank you, Kapi, nun. So, thank you po sa lahat ng blessings. Sakto, Sir Marco. It's like, sa ibabaw ni Mama Mary, nandun mismo yung araw. And then, nakagandahan dito, both side, merong dagat. So, galing kami doon. There's Lobo. And that's the pier ng Batangas City. So, tapos na kami, kakain na lang. Actually, magla-lunch pa lang kami. Time check, it's 4:30 I think. Yep, gagabihin na tayo. Gagabihin na kami. But it's really fun. Sana nagustuhan niyo yung video and ride namin today together with my brother Mark. It's been a long day again. Pero enjoy naman yung ride. Always to keep safe and ride safe. Share the road. Napaka-importante yan. Be respectful. And of course, lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Where the ball?